Huwag na natin masyadong artihan. Meron nga pala ako nakitang tteokbokki na instant. Yopoki yung brand niya. Tapos yung flavor nito is sweet and spicy. Pagbukas ko nga ng pakete, ang cute ng mga laman kasi ang liliit ng rice cake. Tapos may sauce na din siyang kasama. 60 ml na tubig nga yung kailangan pero dinamihan ko yung tubig. Gusto ko kasi mas malambot yung rice cake natin. Tapos hindi ko na nga siya hinintay na kumulo. Inilagay ko na rin agad yung sauce nito. Huwag kayong mag-alala kung parang ang dami ng tubig kasi magdre-reduce din yan habang kumukulo. Hanggang maging ganito, tingnan nyo oh. Diba oh, kaganda na ng itsura. Mas maganda nga to kung lalagay nyo pa ng green onion, fish cake. O kaya naman ng cheese or ng ramen para maging raboki. Pero first time ko kasing titikim ng instant na tteokbokki kaya gusto ko kainin ko lang muna siya ng solo. Palagi ko nga kasing nakikita din sa TikTok to. Kaya ayun, nung nakita ko to sa may bilihan sa bayan namin, bumili ako. Isanay na nga natin siya dito sa lalagyanan para mahusgahan na natin. Medyo ang cute nga ng mga tteokbokki na to, ang liliit. Medyo naninibago talaga ako kasi yung homemade na ginagawa ko, malalaki talaga. K-drama na papanoorin na yung kulang, oh. Tara! So guys, luto na yung tteokbokki natin. Merienda. Yan. Hindi ako sanay ng ganito kaliliit yung mga tteokbokki. Kasi ang liit, siguro dahil instant para mabilis lumambot. Diba? Alam, kasahan pa natin. Parang hindi sweet and spicy, parang sweet and sour na maanghang. Pero masarap. Yung nga lang, parang hindi siya worth it sa 85 pesos. 85 pesos to dito sa amin. Pero sa ibang lugar, maabot siya ng almost 100 or 100 plus. Ang ganung kaliit na pakete. Nakakalungkot lang konti. Sa mga nagtatanong, ano ba itong rice cake? Kaya, nanukin ko lang ito. Pwede kayong gumawa ng homemade nito. Alam niyo ba yung sa bilo-bilo? Yung mga bilog na ginagawa nating bilog-bilog, sa bilo-bilo. Ganito po yun. Yun nga lang, mas firm yung pagkakagawa na ito. Yun kasi masyadong malambot. Ito, medyo ano siya. Medyo matigas. Dulas naman. Tapos ito kasi, kailangan kainin mo siya mainit. Kaya, mentras lumalamig siya, nagko-cool down siya. Tumitigas po siya. Nagbebenta kasi ako nito. Ang mga customer ko, mga Muslim sa Olongapo City. Pagkain kasi talaga yung ginagawa kong kabuhayan before. Nag-umpisa lang siya sa kimchi. Nag-try akong gumawa ng kimchi. Tapos nagustuhan nila yung lasa ng kimchi.
Tapos hanggang sa tinry ko magpa-order, umabot ako ng 60 tabs, 70 tabs. Wala nang paglagay yung ref namin. Kaya lang, ang mga customer ko hindi taga dito kasi. Mga customer ko mga taga Pampanga, Zambales, Solongapo. Dito sa Bataan, ilan-ilan lang. Tapos sila-sila pa din yung bumibili. Wala na kasi yung page na yun eh. Bago ako mag-start mag-YT, yun yung pangkabuhayan ko. In a week, kumikita ka ng 3,000 to 5,000. Malinis na yun. Nakakamiss. Kaya lang nagkakasakit kasi ako lagi. Sobrang pagod. Dahil nga, wala naman akong service. Tapos, ako lahat gumagawa. Tapos, hindi siya instant. Talagang lahat ginagawa ko. Kimbab, tteokbokki, yung pansit ng Koreano, yung japchae. Japchae yan. Tapos, ano pa ba? Korean street toast. Yung ganito nga. Tapos, nagbebenta pa ako noon ng mga bumibili ako sa Clark. Sa Clark kasi pinakamura. Pinakamurang bilihan ng mga Korean ano dito na malapit sa amin. Halimbawa, yung samjang na ginagamit natin sa samgyupsal. Halimbawa, 110 dito. Sa Clark, 75 pesos lang. So, saan ka pa, diba? Ang ginagawa ko noon, yung 5,000, uubusin ko doon. Doon ako bibili. Sobrang laan na natitipid ko kahit pagod ako. Dumulas po. Buti na lang shopping board to. Insert ko nga dito sa video yung mga pictures nung binibenta ko. Kung meron pang natitira. Kasi yung page na yun, wala na. May iba nang gumagamit eh. Hindi na rin yun yung pangalan. Out of nowhere, bigla na lang napalitan yung pangalan ng page. Sorry. Ang maganda dito sa instant na to, sa mga nagmamadali, camping, pati ganyan, madali siyang lutuin. As in, saglit lang. Wala pang 5 minutes, luto na. Nung nagbebenta naman ako na ito, ginagawa ko, gabi pa lang, ginagawa ko na yung sauce niya. Kasi yung sauce ng tteokbokki, mga kabsat, kahit abuti ng isang linggo sa ref yan, hindi yan sira. Ngayon ang gagawin mo na lang, pag nag-reheat ka, mag-add ka ng konting water, lalagyan mo na lang neto. Tapos yun na, tapos gagarnishan mo na lang. Egg, green onion, tapos sesame seeds. Tsaka ito, hindi mabilis masira. Reheat ka lang ng reheat. Dagdag ka lang ng dagdag ng water para hindi masunog. Chewy. Ha? Buti na lang hindi ako bumili ng
Ramen. Kasi balo ko siyang lagyan ng ramen para maging rabok siya. Yung may noodles. E ang konti ng sauce niya. Yan ang mga kabisat. Salamat po. Sana nagustuhan niyo po yung ginawa natin ngayon. Sa mga nakatry na ba na ito, para sa inyo ba sulit? Sa akin kasi, para sa akin, hindi siya sulit sa presyo niya. Kasi sobrang konti, tapos napaka-plain lang. Wala rin siyang kasamang fish cake. As in, plain lang siyang tteokbokki. Yun lang. Pakisubscribe naman po tayo. Pakilike na rin yung video na to. Subscribe niyo si Mama Tessie at Miki sa Lovely. Bye!